guys, so welcome to my first vlog. Hello guys, so welcome to my first vlog. Hi guys, so ito na talaga, ipush ko na. Kasi gusto ko maging vlogger, pero hindi ko alam paano ako mag-start, ganun, kasi nahihiya nga ako, parang hindi pa ako confident. Tapos nung nasa Pilipinas ako, sabi ko, paano ako mag-vlog, eh nakakaya, parang mag-video ako, tapos nakatingin yung mga tao, nakakaya talaga. So sabi ko, pag nasa Canada na lang kami, doon ako mag-start mag-vlog. That's it. Hi! Tapos, busy nung mga nakaraan. Taba ko na. So, naligo muna ako bago ako mag-start. Kasi nakakaya naman kung ang pangit ko, diba? So, ayos kami ni Ace. Gagala kami kasi day off niya. Day off ko din. So, ayan. Magpre-prepare muna ako bago kami umalis. Yung babaunin namin para makatipid. Kuripot. Kaya, ayan. Ayan. Tulog pa siya. So, day off niya dito eh. Ayan, gigisingin ko na yung prinsipe. Ito yung prinsipe. Babe. Prinsipe yan. Nagiya siya. Mamaya wala siyang magagawa kasi vlogger na yung wife niya. So, habang may ligo pa lang si Ace, mag-makeup na ako. Ayan, gising na si Ace. Boss ko yan, boss. Say hi to my vlog, babe. Babe, nakikita ka ng madlang people. So, hindi ako nagpa-foundation. Pero sige, para sa inyo. Magpo-concealer man lang ako. Para makita nyo, itsura ko with makeup. Joke. Wala, walang pinagawin ba? Para ayaw eh. Okay. Ano lang ako. Face powder lang. Ito na tingka. Sinisinignan ako kung paano ako mag-vlog. Kasi pangarap ko talaga maging vlogger. Pero hindi ko nga nab-pursue sa Pilipinas. Kasi nga, nahihiya ako. Tsaka yung iPhone yung isa. Full storage na. So hindi ako makapag-video. Tapos itong gamit kong phone, yung kay Ace. Lang. Kasi dito, tinatamad akong mag-makeup. Sa mata ni Ace, maganda na ako. Tingnan yung reaction ni Ace. Babe, sa mata mo diba maganda na ako? Babe. I-upload ko ito, mahala ka. So, pag nasa Canada na lang ako mag-vlog, ano pala? Wala akong masyadong time, busy. Sayang, kasi, hindi ko alam paano sisimulan, diba? Kasi hindi ako marunong. Tapos hindi ko alam kung ano i-content ko. Sabi ko, sige, total. Nag-curious naman yung mga tao sa Pilipinas kung anong buhay dito sa Canada. Iba-vlog ko na lang. Ay, may ligo na si Is. Sabi ko, total, ang dami nag-message sa akin na sige, mag-vlog ka. Tapos, ang dami nilang tanong kung magkano daw yung show money namin. Ano yung visa na meron kami. So, gusto ko sagutin, isa-isa lang. Yung show money, guys, yung pera, kung tutusin, hindi lang pera yung usapan dito sa Canada. Pag pumunta ka dito, that physically prepared ka na, hindi lang financially. Kasi, may mga taong pagdating dito, akala, hay-hay yung buhay mo, hindi. Oo, malaki yung sahod. Kasi pag ginanvert mo sa Pilipinas, malaki. Oo, malaki. Makakapag-ipon ka naman, basta marunong ka lang sa pera. Hindi ka wanda yung millionaire. Yung lipstick ko, ginagamit ko din pang blush on. Bigay ito ni Rodore. Hi, Rods. Bigay mo itong lipstick. Last year pa ata ito. Expired na ito eh, pero ginagamit ko pa rin. Diyos. So, ayan. Ito na yung look ko. Yan lang. Hindi na ako masyado naglalagay ng kung ano-ano.
Yung kwarto namin, guys, maliit lang to. Kaya sabi ko, ayun, okay. I-house tour ko sana kayo dito sa kwarto namin, sa inuupahan namin dito sa Canada. Kasi sabi ko, parang 2 minutes lang, tapos na. Kaya sabi ko, a day in my life na lang. Ayan. Babalik ako. Ayusin ko lang yung mukha ko. So, hi guys. So, nagpre-prepare ako ng babaunin namin yung AS before kami umalis. Kasi, puripot kami pareho eh. Ayaw namin gumagastos. Sayang kasi, wala lang. Parang, mahal kasi. Siguro, pag naku 1 year na kami dito, nagko-convert pa rin kasi kami. Pero, pag namimili ako, mababa na sa akin yung $5, ganun. Pero, pag umakyat ng $5, mahal na para sa akin. Kasi, nag-convert ka sa Philippines, kailangan yung bibili namin. Cookies. Para sa ears. Dahil purma. Ano, chocolate. Ang KitKat. Lipi lang pa na lang to. Tapos, echo bag. Kasi dito, kailangan lagi kang may dalang echo bag. Kasi, pag bibili ka, may bayad yung plastic. Ayan. Tipid tips. 10 cents din yung plastic, ah. Kaya dapat, like, kami dalang eco bag pag-aalis ka. Kasi mamaya may bibilhin ka. Wala kang plastic, di ba? Sayang yung 10 cents. Tapos yun, kakain muna kami before kami umalis na is. So, eto na nga. Pumunta na kami downtown. Hindi ko na na-video yung kanina. Kasi kumain kami. Tapos ang gulo ng bahay. Pag by bus, 1 hour yung biyahe namin. Pag drive, 30 minutes lang. Tapos, $5 yung bayad sa bus. Ano na yun, all day ticket na. Kahit saan ka magpunta, yun lang yung papakita mong ticket. $5 lang. Yung labas ng bahay namin. So, dun yung bahay namin sa may gilid. Dun. Gagala kami kasi day off nga namin. So, gusto namin gwagala. Kada day off. Pero nakakatamad. Babe! To color me school bus! Ayun na nga. So, naglalakad kami ngayon. Papuntang bus stop. So, may tatlong bus stop dito sa tinitirahan namin. Isang 6 minutes walk. Isang 9 minutes walk. Saka isang 15 minutes walk. So, yung 6 minutes walk, madalang lang kasi yun. Kaya lagi kami sumasakay sa 9 minutes walk. So, may oras lang yung bus dito. So, titignan mo siya kung anong oras yun. Tapos, punta ka doon ng 5 minutes advance kasi pag late ka, iiwan ka talaga, hindi kayo hintay ng bus. So, hindi ka tulad sa Pinas kahit saan ka or kahit anong oras ka. May sasakyan ka dito, may oras siya. So, titignan mo siya. Hi guys! So, magabas kami today. Hi ka sa kanila. Big! Hi! Vlogger na ako finally! It's happening guys! So, andito na kami sa bus stop. Ito yung temporary bus stop. Kasi, dun sa may construction na ginagawa, andin yung bus stop. Kaya, close muna nila. Gwapo ng babe ko, yes! So, we are waiting for the bus. Ayan, 7 minutes pa. Waiting for the bus. Tingnan mo, ang dayong person is, di ba? Oo, may ulit. Hindi mo madan ng downtown. Ayan. Pauwi na ulit kami. Gupitan ko na lang daw si Ace. Kaya, okay. So, habang pauwi kami, may nakita si Ace na plastic bottle. Oh, alam niya na. Pulot. Pagaling yung vlog ko.
Wag na, gumi. May tao dyan, tao. Hi, guys. I'm back. So, hindi kami natuloy sa downtown. Kasi, ang tagal ng bus. Pero, I know this. Kasi, nakalang take nga ako. Siguro, pangatlong take ko na to. Tapos, hindi ako na-satisfy sa, ano, sa record. Kaya, sabi ko, take ko na nga lang ulit. Tapos, ngayon, gupit ako na lang si Ace. Tingnan nyo yung resulta nito. Pero, mag-aaway lang kami habang ginugupit ako siya. Kaya, yun. Bye! Papakita ko na sa inyo yung resulta after. Bye! So, ayan. Gugupitan ko na si Ace. Sa labas kami magugupitan. Ayun, labas ng bahay namin. Ayun, labas. Babe, oh. Yan, before. Ayan yung buhok ko na before. Yan. Tapos may kita niyo yung result mamaya. Gagawin kong guwapo si Is. Kasi mahal magpagupit dito, kaya... Ayan, ako na magupit sa kanya. So, ito yung mga gamit ko. Yan. Every 2 weeks kong ginugupitan si Is. Kasi yung base dito, yung buhok niya. Kaya every 2 weeks dapat ginugupitan ko siya. Kasi... Kundi, hindi ko na masusundan yung gupit niya maganda. Babe, ano man sabi mo sa gupit mo? Hindi ako satisfied. Bakit? Magaling na ba ako? Pangatlong, pang third ka ng gupit yan kay Is. Hello. Tapos ka ng gupitan si Is. Diba? Galing ko na mag-gupit. I'm so proud of myself. Ngayon yung mga gamit na gamit namin. Shopee lang yan. Binili niya lang sa Shopee. Ayun, tapos ko ng gupitan si Ace, kaya may ligo na ulit ako. So, ito yung CR namin. Yan! So, ang importante sa lahat, may tabo. Tapos, guys.